Artista Academy. Okay naman ako dito. Kayo, anong balita? Base sa performance nila sa live exams ngayong gabi, ang mga sumusunod ang nasa bottom three. Chris Leonardo, Brent Manzano, Benjo Leoncio. Eto na ang Artista Academy Break Time! O, di ba parang Olympics lang? Isang energetic morning sa inyong lahat dyan. Simulan na natin ang umagang ito ng punong-puno ng sigla. Ito ang inyong Mr. Fu. Energy! 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 Yan talaga ang kailangan natin sa isang buong week ng puro trabaho. Kaya mag-break muna kayo. Kasama kami ang inyong mga coolmates and I am Valine. Korachi, at umpisa na natin yan sa mga energetic fans ng estudyante ng Artista Academy. At ikaw ang mga kapagsabi niyan dahil present ka dun sa second na live exams ng mga estudyante. O, di ba? Dahil dyan, ayan na. Ibigay na natin ang energy. Ayan na. Ayan na sila. Go, mga fans! O, sige. Go. Sa mga fans. Grabe, Mr. Fu, dapat tayo din may fans. Papapuntahin natin yan sa studio, ha? Nako. Talaga namang kani-kanilang paandar ang mga fans ng ating mga students. Nako, ha? I'm sure sa next na performance nila, I'm sure buhay na ang mga makikita natin dyan. Nako, speaking of buhay, eto ka. Ilan sa ating mga estudyante, nako, nasasaktan, nagkakasakit dahil sa kanilang mga training sa live performance nila. O eto, may mga injured daw pa talaga. Nako, how true. Afraid. Wow, wow. Nako, yung mga bets natin. Kung sa tingin ninyo ang pag-aartista ay all fame and glamour, well, nagkakamali kayo dahil ang pag-akyat sa stardom ay definitely hindi madali. Ito lang naman ang mga dinanas ng iba sa mga estudyante ng Artista Academy para mag-excel sa kanilang live exam. Steph and Marvelous, may infection sa throat dahil sa KKK. Kakapuyat, kakasalita, at kakakanta. Slight naman pala. Kaya please, follow the doctor's orders. Now na! Yung sa throat infection ko po, six weeks na po siya. Hindi pa po talaga ako magaling. But I'm taking medicines na po. Yung antibiotics po, the vitamins. Oh no, si Chris! Ang malala na ang throat infection. Ang sabi po sa akin nung doctor, na medyo malala nga raw yung salalamunan ko kasi gas-gas na raw po siya. Kaya yun din ang isa sa mga hirap ako pagdating sa kanta. Nako, Chris! Mag-aalala yung mga fans mo niyan! TCCWC, ha? Take care! Cause we care! Si Shira May naman, tinalo pa ang exhaust fan sa pagka-exhausted! Take time to breathe, ha, baby girl? At ang water, huwag kakalimutan. At ang suki ng ospital at aksidente, walang iba, kundi si John Orlando. But I can't stand on it for now, so I'm just gonna sit down and relax, ice it. Sayang kasi so a lot of rehearsing to do before the big day. Career kung career, pero huwag kalimutan ang safety. Kasi dapat
Parang si Marvelous, kinarir din ang palengke challenge kahit may ulcer. Naku, Marvelous, extra care ka rin sa safety mo, ha? At ever wonder, bakit may patch si John sa ulo? Tumama daw ang ulo niya sa kotse. Hilubayan sa kakaikot sa dance class? Kalimutan ko ng phone ko sa loob ng kotse ni, sa kotse ni Avin. So I went to get it, pero yung hangin, it blew the wind open and it hit me in the head. Kaya mga scholars, mga mimithing kasikatan ay may mga kasamang pagpapagod. Pero hindi katumbas nito ang inyong buhay, ha? Afraid! Kaya kapag may time, magpahinga. Hanggang sa susunod, Coolmates! Mr. Fool! Di ba last week, binisita natin ang bahay ni na Nicole and Chris? True! Tapos madami tayong natanggap ng mga requests from our coolmates na gusto din daw nila, bisitahin din daw natin ang mga bahay ng ating iba pang mga students. Oh, dahil dyan, sasagutin natin yan! Eto, mas kikilalani naman natin ngayon sina Shira May and John. O, di ba, sa tulong ng kanilang pamilya. Kaya eto na ang ating talagang bonggang-bongga ito. House visit! Visit! Bakit yung pinapalitan Tara na't rumonda sa Metro Manila at alamin ang mga natatagong sekreto ng ating mga scholars. Isang house visit, house visit naman ang mangyayari. First stop is all the way from the south, tahanan ng ating Miss Congeniality, Shira May. Ako nga pala si Lisa, mami ni Shira. Tara, pasok kayo dito. Namin si Shira. Good afternoon, ako pala yung brother ni Ayra. Shira pala. Bali, ang tambay niya is dito siya sa sala. Ang ginagawa niya, nanonood siya ng TV. Then, after yung TV, nagagawa siya, nag-chat-chat siya, nag-Facebook siya. Ito yung mga staff ko, yung mga nagregalo sa kanya ng mga liliga, yung iba. Regalo sa kanya nung ano, yung mga kaibigan niya, mga best friend niya. Kulang na magtayo na lang kami ng store. Hello! Shhh! Kaimingay! Go po! I-booking nyo na! I-share mo na! Dito si Shira natutulog paggabi. Nung nag-aaral siya sa St. Joseph Academy, ito ang medals niya sa DOPSA, sa Volleyball Sports Fest. Lahat ng medal niya, na collection niya, na-collect niya is 18. Tapos nanalo rin siya sa Miss United Nations Best Muse. Samantala ang trophy niya is 7. Shira, binuking na kita, patay ka na. Siguro mamaya ang gabi or sa ibang araw, makikita mo na to or mapapanood mo. Patay ka sa akin, nakabawin na rin ako sa'yo ngayon. Para sa next house visit, sa Sampaloc tayo, para kay John Orlando. Hello po, ako po si Vivian, pinsan ni John. Tuloy po kayo. Ito po yung sala set nila. Dining. Si Ate Caridad po ang katiwala ng lola ni John. Share naman po dyan. Dito siya natutulog sa kutsyo na to, linalasag niya. Itong kutsyo na to, galing Canada, pinadala niya sa lola niya. Inaalis niya itong mga dalawang kutsyo na upuan na to sa isang tabi. Tapos itong kutsyo, linalagay. Siya na mismo naglalagay ng cover. Dito siya tumatambay sa mini garden ng kanyang lola. Dito siya tumatambay, tinitignan niya yung mga tanawin dito. Naalala ko yung time, nakaka-uwi niya pa lang dito sa Philippines. Gustong-gusto niyang matutong mag-Tagalog. Tapos nagpapaturo siya sa akin mag-Tagalog. Actually, dito mismo, tinuturuan ko siya. Ayun, wala daw akong kwentang teacher. Sa totoo lang, walang closet si Jonathan dito. Nung umuwi siya from Canada, kahon lang ang dala niya, hindi siya nagdala ng maleta. Dito lang nakalagay yung mga damit niya. Nako, more house visits pa ang mangyayari. Kaya scholars, be ready! We excited na ako! Nakikita mo ba excitement ko? Oo! Oh, hindi kasi excited na ako kung kaninong bahay yung susugurin nating susunod. Ay, ako din! O, diba? Pero wait, eto muna. Dahil tinanong ko ang mga students kung ano yung opinion nila dun nga sa bottom 3 ng Artista Academy. Ay, nakakatakot yung bottom 3 na yan. Mm-hmm. O, sige nga, paano? Imagine na natin tayo yun. Sa bottom 3, o. Ayan mga coolmates, na-announce na ang ating bottom 3. Naku, kawawa naman itong mga to. Let's see kung ano ang mga
students about it. Hi! Ano reaction mo dun sa bottom three? Are you in favor of that or ano? Para sa akin yung sa bottom three nangyari, actually, lalo na isa, nagulat ako sa decision ng dance. Honestly, nagulat ako. Kasi para sa akin, ang topic ko talaga sa dance, si Chris. Nakita ko na siya talaga sumayaw ever since. Tapos, di ko alam kung bakit siya napunta sa bottom three. I was really shocked that Chris was put in the bottom three. And Benjo, you know, because they're both, Benjo's a great actor. I think he had trouble because he's not fluent in Tagalog. I think that Brent's voice is really nice. He has a strong voice, but I don't know what happened tonight. Actually, sobrang na-shock po ako. As in, di ako makapaniwala kasi ang bet ko talaga sa dancing si Chris po. Ayan, narinig na natin ang karamihan sa mga opinion ng ating 16 students. Nako, kawawa naman ang napa-bottom 3. Pero alam mo yun, life must go on. Dapat ma-improve pa talaga nila. Mahirap talaga ang buhay artista. So students, sa darating na Lunes ay magkakaalaman na. Kaya tulad ng lagi naming sinasabi, kailangan seryoso kayo sa inyong pag-aaral dito sa Academy. Importante po yan. Huwag po sana kayo malungkot kung sakaling matanggal man ako dito. Gusto ko pong maalala po nila sa akin is yung pagiging makulit ko po. Pagiging totoong tao ko. I think this is the start of the game. So, abangan yung gagalingan ko na sa susunod kung meron pa. Once again, mga kapatid, I'm Valine. At ako naman ang inyong Mr. Fu at kami ang inyong... Coolmates! Dito lang yan, syempre, sa Artista Academy Break Time. Oh, wala mag-a-absent bukas, wala magka-cut ng klase, magpukulitan tayo ulit or else magagalit si teacher. Tutok na tuwing 11:45 ng umaga pagkatapos ng face-to-face. Dito lang sa paborito niyong lunch break tambayan ang... Artista Academy Break Time!